Good afternoon. Ito nga pala yung nabili namin ni Kuya Vic na sasakyan. Honda CR-V 2011. So, gusto lang namin ipakita sa inyo kung anong itsura niya. So, kulay black siya. EXL model. At nakuha namin siya October 29, 2010. Sorry. So, yun. $2.25 ngayon ng hapon and papasok ako ngayon ng trabaho. So, ayan. Pinapainit natin yung sasakyan. Pasok ko kayo sa loob. So, interior niya, kulay niya is ivory or tan. All powered. At yung control niya sa side. Ayan. And ito yung steering wheel niya. Pasok sa loob. So, ito yung steering wheel. May control tayo ng radio. Pwedeng palakasan, ilipat ang station, or mode if you want na ilagay siya sa iPad. And this one, hindi ko pa siya sure, so pag-aaralan ko pa siya. Ayan. So, ngayon, ang tinatakbo na niya is Focus. 237 kilometers na. So, binibreak-in ko pa rin siya. Kailangan mag-reach siya ng 1,000 para maging okay na siya. So, ngayon, sa labas, ayan yung temperature sa labas, 8 degrees Celsius. Nakaharap tayo sa north. Ito yung gasolina niya. And then, ito yung temperature. Let's see. Oil lift niya, 100% pa. So, meron kaming lifetime. Lifetime oil change sa Honda. So, ito yung itsura ng console niya. Open natin yung radio. Okay. Ito yung control niya. Meron siyang heated seat siya and automatic. Meron akong control para sa sarili kong temperature. Kung gusto kong mas mainit, tapos kunwari, si Kuya Vic, mas gusto niya lang mas malamig, so pwede kaming magkaiba ng temperature. So, ito yung itsura niya. Ayan. Wala na si Kuya Vic, nakapasok na. So, ayan. Tingnan natin yung likod niya. Yung likod niya. Ayan. Diyan yung bag ko sa likod. So, what time is it? 2:24. Ayan. Binilihan ko na rin siya ng, bumili na rin kami ni Kuya Vic ng all season na floor mats. Just in case mag-winter na. So, hindi siya masyadong maputik. Tapos, ito yung likod. Ayan. Ayan yung itsura ng likod niya. And meron siyang compartment, pwedeng sa ilalim, iba yung nakalagay, o yung mas mabibigat, pwede naman sa ibabaw yung mas magagaan, up to maximum niya 10 kilograms. So, pwede mo rin siyang tanggalin kung may mas malaki kang ilalagay. Ayan, eto na yung investment namin ni Kuya Vic, first na sasakyan namin dito sa Canada. So, ayun lang. Ingat kayo dyan. And, ayun. Masaya kami na meron na kami sasakyan finally. Okay, see you!